yan po yung mga gamit namin. Karpintero ng Japan. Ah, Japan. New Zealand. Si yan yung si Matsu. Yan yung karpintero ng New Zealand. Si yan yung gamit namin. May lister kami. Yan. So, drill. Lahat yan. Cleaner. Battery. Lahat yan. Yan po ang diferensya ng karpintero ng New Zealand. So, ito yung laser. Yan, laser yan po. So, diwot laser. Yan po yung use ng ito po yung use ng laser. Yan, pag i-straight ng wall or stand. Straight na yan. Muntang ibabaw. So, hindi po kayo kamali pag tinawid nyo yan. So, tatlo po ang ito. May pag-straight tayo. Meron din tayong pang-level. At meron din tayong angle. See? So, nag-cost siya ng 500 or $600. New Zealand dollar. Yan po yung gamit namin. Okay. Alright. So, yan po yung gamit namin dito sa New Zealand carpentry. Yeah. Ito yung baril na may pako. So, makikita ko ninyo ang pako. So, balik natin. Yan. So, lock. So, balik natin dito sa kaba. Nakikita nyo. Yan po ang that's a nail gun. Yan ang gamit namin dito sa New Zealand. So yan po ang gamit namin dito. Tirahin ni Matt yung yan. Yan po. Baril lang po ang gamit. Yan. So, nato. So, kaya easy lang talaga ang gawa dito sa New Zealand. Mabilis. Nato. Easy lang. Thank you. That's Matu. So yan po yung gamit namin dito. Kapitiro ng New Zealand. Yan si Matt again. Si Digimat. He's going to cut the timber now. So it's unseen. Boom. Easy cut. Alright. So yan po ang gamit ng New Zealand carpentry. So good morning sa mga kapitos dyan. Here's a big ay nag-creaming ngayon. So steeping na po dyan. Sa makita yung trabaho namin dito. And right. Yeah. Thank you.
So, yung ginagamit namin dito, yung pag-driver, battery. Sekali battery na. Yan ang drill bit na gamit namin dito. Bye! Bye! Battery. So yan po, kukunin nila yung debil ng tinatawag naming duwang. So gamit ang leaser mula doon sa kabila, doon kung saan si Matt, kukunin nila yung debil. Kita mo? Yan. Kukunin nila yung elevation. Yan. So, gamit nila yung leaser. Kunin nila yung gitna na nandoon sa mat. Kunin natin yung naka-cross na timber. Yan yung kukunin nila. Dadali nila dito yan. So, yan po ang mga technique ng mga expert dito sa New Zealand. Si Manolito at saka si Matt. So, at hindi tayo magkakamali dyan dahil leaser ang ginagamit natin. So, yung leaser naka-design siya talaga ng flat siya. Wala tayo babaw. Yan, so. Yan yun, nakuha na nila. So, dadalhin yan dito ni Manoy.
para yung television lahat magkakaparehas talaga. So, isabihin, hindi talaga magkakamali. Yan. Yun. Yan na. Yun. Ako 6.20. Yan po mga Pilipinong buwan dito sa structural natin. Tsaka itong mga taong ito, mga kahit saan mo ilalagay yan. Sa pag-cheeks. Sa pag-cheeks. Trabaho. Kahit ano. Magaling talaga ito. Yan. So ang kinalalabasan yan, katulad doon sa kabila na yun, may duwang siya. Ayun, yung kahoy na yun na nakabalapak doon sa gift na. Doon pa rin sa ano, 6.20. Yan po yun. Wala sa ika. 6.20. Magagaling to. So stay tuned lang po kayo dyan dahil ang resulta nito ito makita namin. Game. So yan. So yan po. Kinakuha na nila yung label nila dyan sa Lisir papunta doon kay Manoy. Yun. Tingnan lang natin. Yung kabila. So kung nakikita nyo yung Lisir na yan dyan hanggang yan doon sa kabila. Pasa yan eh. Yan. Yan. So ngayon, pipitikan nila ngayon yan para may permanent na. So, yan. So yan, chok line. So hilain ni Manoy dyan sa kabila. Dito muna tayo. Yan. 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 Yan po. So galing dyan, punta doon kay Manoy. Yan. So may marka na siya. Yan, nagkakamarka na siya. So yan. Para permanente na siya dyan. Para paglagay natin ng tinatawag na duwangs. Yan. Yan po. Mamaya papakita namin ang tapos nito. So yan po si Manoy at si Matu. The Structural and Concrete Solution Experts. Hurrah! Filipino! Haha! Mabuhay! So yan na po. Ang pag-uat. Yan si Matu. Yan na po. Ang resulta. Okay, hurrah! Wala yung mga expert. Ito yung mga Filipino expert sa pipings sa atin. Kaya nawawala yung mga expert sa atin dahil sa ibang bansa. Para sa lahat. Maghain naman kayo. Seryoso. Seryoso lang talaga sila eh. Ayun oh. Yan. Yan. Sa New Zealand po yan. Yan. Yan po yung mga fighter sa Filipino fighting. Mga expert yan sa mga fan. I think. Mga Pilipino yan. Yung kung nakita mo. Yan sila yung mga talagang matikin din sa mga piping. Dito sa New Zealand. Gagaling talaga yan. So, sino makita ng video ito? Kung atindi kayo sa piping, magpunta kayo New Zealand, may minute mo rin sila. Possibly.
Alright, thank you.